Yan pong siya ni Father. Yan. Ayaw yan sa ako salita eh. Gawat din ito. Nag-echo. So ito na lang. I will turn this off. Yan. Thank you. Thank you. Yeah. Yung pinasa ni Father Alex, galing niya sa isang spoke. But I want you to know, alam, gusto kong malaman niyo, instrumento lang ako ng Diyos. Last time na lagpas ako dito, sinabi ko na yung isang born-again pastor sa Canada, nag-conduct ng study, nag-aralan. Saan bang religion may pinakamaraming nahihil? Ito po ay Protestant, born again. Ayon sa ipag-aaral sa Catholic Church, may maraming nahihil dahil sa misa. Dahil naniniwala tayo sa katawan at dugo ni Kristo. Doon po sa India, nung pumunta ako sa diocese ng Guntur, ay introduce, nakakatuwang isipin. Alam natin na nakakapagpagaling ang Diyos, pero hindi natin sinasabi. So, ako po ay dumating doon, sinabi ko sa mga tao, pwede kayong mahil. Alam nyo? Because faith comes from hearing. Kailangan natin marinig para tayo maniwala. Kailangan tayong paalalahanan para natin makita at matanggap ang biyaya. Yun nga po ang nangyari. First time sa history ng bansa nila, nakakita sila ng himala on the spot. Never happened before. Sa misa ngayon, meron akong gustong ipaliwanag na sinabi sa gospel. Ang sabi sa gospel ay ito na kailangan nating itanim sa isip natin. Hindi kayo nagkasakit dahil kayo'y mas makasalanan kaysa iba. Tandaan niyo yan. Hindi kayo nagkasakit dahil mas makasalanan kayo kaysa iba. Paano yung mga bata? Ang pagkakasakit ay isang mystery. Kaya huwag niyong sisisihin ang sarili niyo. Huwag niyong sisisihin ang mga magulang niyo. Wala dapat sisihin. Pero may pinapagawa ang Diyos sa atin. Ano kanya ipinapagawa? Repent. Tayo po ay humingi ng tawad. Bakit tayo kailangan humingi ng tawad? From the very beginning, itinuro sa Biblia ng mga propeta kung paano ang Diyos didinig sa ating mga panalangin. Ito po lang ang sabi sa Psalm, "A humble and contrite heart, O God, you will not spurn." Meaning, God cannot say no for those heart who is humble and contrite. Hindi po pwedeng humindi ang Diyos sa isang pusong mababa at humihingi ng tawad. Ibig kong sabihin, kung gusto niyong marinig ng Diyos ang inyong mga dasal, there are two requirements that we need to do. May gagawin tayo. Yun po ang tinatawag na law of personal accountability. Ang ating gagawin ay magpapakababa tayo sa ating Panginoon. Kadarating ko lang galing Holy Land. Pagkatapos na ng Holy Land, may namit po akong mga tao. Marami akong kasama, kilala ang tao ito. Noong nakita ko siya, sabi ng mga kasamahan ko, matapos kami kumain, ay, ang bait pala niya. Hindi pala siya mayabang. Hindi pala siya akala ko kung sino. Ang sagot ko,
kasi may kailangan. Lahat ng tao na may kailangan, nagbabait. Tandaan nyo yan. Pag nakuha na ang kailangan, balik na yan sa dating ugali. Kaya yung mga tao na akala mo kung sino, ipagdasal yung magkasakay. Babait yan. Totoo po ito. Lahat na may mga kailangan, Diyos ko, para yung maamong tupa. Aba, ano nangyari dito? Nagkaganito ito. Sabi ko, may kailangan. Bakit? Pagka ikaw ay may kailangan, akala mo yung sino, bakit kita bibigyan? Yun po sinasabi ng Panginoon, alam niya ang kailangan natin. Pero, ang gusto kong ituro sa inyo ay ito, tulungan ninyo ang inyong sarili. Ingatan natin ang ating sarili na hindi tayo lagi nasasaktan. Ang ngayong mahal na araw, Kwaresma, is our time to be a better person. Gusto po ng Diyos at itinuro sa simbahan na magkaroon ng time o panahon para maghingi ng tawad. Ito po ay katulad nito. Kung ikaw ay miserable, you volunteer to be one. Parang it is tantamang to say, pareho po ito, if you are fat, kung ikaw ay mataba, you volunteer to be fat. Kain ka ng kain. Alam nyo, ako hindi perfect. Ang aking katawan hindi perfect. Pero nagsasuffer ako ng ano, gout at arthritis. Bakit? Kulang ako sa tubig. Hindi po ako mahilig uminom ng tubig. Dahil mahilig ako, hindi ako mahilig uminom ng tubig, ang sakit ko ay arthritis at gout. Tuwing po ako mag-a-abroad, kasi doon po ako kumakain ng masasarap at ang mga pagkain doon, mataas sa uric. Lagi po akong hindi makalakad. So minsan, nagpunta ako sa YouTube. Ano ba ang gamot dito? Isa ang sinasabi, drink more water. Simple. Kung hindi po ako iinom ng tubig, ang sakit ng paa ko, hindi ako makalakad. Simple lang ito ha, pag inom lang ng tubig. Hindi ko pa magawa. Ganon din yung mga matataba. Ganon din yung may mga high blood, yung may mga diabetes. Ganon din ako, ano mayroon tayong sakit ngayon. We volunteer to get sick because we do not discipline ourselves. Alam mo na na, high blood ka, kaya ka pa kaya ng lechon. No! Ang tawag mo dyan ay ano, law of personal accountability. Wala kang dapat sisihin kung hindi ang sarili mo. Kaya po, ang sinasabi ko ay ito. Can we please help yourself every day? Kailangan akong maglagay ng isang tubig na boteng malaki at inumin ko ito. Hindi ko po alam kung bakit ako ganito. Hindi po ako nasanay na uminom ng maraming tubig. Pero kung hindi ko pipilitin ang sarili ko na hindi ako uminom ng tubig, ang sakit ng paa ko, hindi ako makalakad. What I'm saying here is the same with our life. You are miserable, you are lonely, you're always angry because you volunteer yourself to be one. Kaya wala po tayong dapat sisihin kung hindi ang sarili mo. Kung hindi ka masaya sa asawa mo dahil pinili mo, hindi ka maging masaya.
Ito po rin ang aking napag-aralan. Hindi ang paniligarilyo, hindi ang pag-inom ng alak ang nakamamatay ng maaga sa tao. Pag hindi ka masaya sa tao, lagi mong katabi, mamamatay ka agad. Kaya po si Solomon, ito ang kanyang sinabi. Ito po'y nasa Biblia. Bias ang Biblia dahil ang mga author ng Biblia ay puro lalaki. Sila po ang mga propeta. Noong unang panahon, kahit din ngayon may mga kultura pa rin na ang nag-aaral at mga leaders, puro mga lalaki. So,